Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kababayan ko. Good morning. Akin na yung, ano na yan, agos, sa akin na yan. Good morning. Yung gagawin ko ngayon, nakita nyo na sa aking title kung paano natin i-apply pag-abono ang mga rosas. Ito yung abono kasing gamitin ko na hindi siya liquid. Kaya ang gagawin ko na ito, itutunawin ko siya sa tubig para parang i-apply ko siya na parang dilig. Kasi last mga ilang taon na rin yun na ginawa ko yung in-apply ko siya diretso itong abono na ito. In-apply ko siya diretso sa may puno. Buti na lang, hindi yung puno na medyo mahina na, ano, na halaman. Kaya lumalaban siya. Kasi mahirap kasi baka pagdating ng sobrang init, alam mo naman pag abono parang ano yan maalat, di ba? Kaya di ko siya naisip dati na mali yung pag-apply niya. Kaya ngayon, ilang taon na yan siya, siguro mga 3 years o 2 years mahigit na. Siguro mga 3 years. Parang bato. Kaya naano ko pagdating na init ng panahon dito sa amin kasi nga sobrang init, baka masira yung halaman, parang maluto siya. Kasi isa pa ang dinidipinan ko nito pag ganito lang ay wala masyadong tubig pagdating ng summer, so kulang ako ng pangdilig. So para makita nyo kung anong klaseng abono ito, yon kulay green nga abono to. Dating in-apply ko ay blue, depende sa ano, may kulay-kulay sila dito parang sa atin din to na abono, pero di ko nakita doon sa atin na kulay green ganito. Ito yung tira ko pa nung nakaraang taon, ito siya. Tapos meron pa ko isang sako doon, bali dalawang sakot kalahati ang natira pa nung nakaraang taon pa to. Kaya i-apply ko to siya ngayon sa mga rosas para gumanda naman pagdating ng spring, na makakuha siya ng mga magandang dahon o kaya bulaklak. Kasi nung nakaraang taon ang ganda talaga. May mga video ko niyan na ang ganda talaga dahil sa abono siguro yung in-apply ko. At saka maganda kasi nung nakaraang taon dahil umuulan-ulan. Kaya ito yung pangalan ng abono niya. O. Decoder, no? Tapos ang mga component dito, ayan siya, ayan dito, ayan. Yung mga component niya, ano ba to siya? So ipakita ko naman sa inyo yung ano, yung inabuno ko nung mga 3 years ago na siya. Pero hindi yan green, blue yan. Dito sa puno na yan, yan yung nilagyan ko ng abono nung nakaraang mga nagdaang taon. So hanggang ngayon di talaga natunaw. Para siyang bato. Tingnan natin dito. Ito siya oh. Ito abono to. Ito yung pinakamatagal na to siyang nilagay ko dito, sa taas lang to siya. Kasi akala ko, kasi dinilagyan ko to ng ano talaga, yung malakas na tubig. Kaya akala ko natutunaw, pero naiwan pa rin siya. Hindi lang itong puno dito na mayroon siya, mayroon pa doon sa kabila. Kaya nung nakalang taon, pag-apply ko ng abono, iniba ko ang proseso. Diyan sa kabilang puno na yan, nandyan yung is. Ayan pa oh. Ito may mga abono pa dito, hindi natunaw talaga. Ayan oh. Tapos ito. Ayun, yung mga abono na yun hanggang ngayon hindi natunaw. Dumaan na yung mga tag-ulan-ulan na nung nakaraang buwan. Nakaraang taon pa, hindi talaga natunaw. So, nung nakaraang taon nakita ko yung ayan siya, sabi ko, kailangan ibahin ko ang proseso kasi di talaga matutunaw. So, ito, sinubukan ko dito. Ganun din, hindi siya natutunaw pag buo talaga siya ilagay ko. Ayan, i-share ko sa inyo kung ano ang proseso ang gagawin ko nito para pwede ko siya ma-apply na direct doon sa puno ng mga rosas. Mga rosas ang abunuhan natin ngayon. Dalawang balde na nakaprepare na. Diyan ko ilagay yung abono. Tapos may takalan ako nito.
ilagay natin siya dyan. Siguro mga estimate ko lang to at tagdala-dalawang ganito. So, ano ilang liter to? Mga 1 liter na parang tabo. Tagdalawang tabo. Ito yung ano natin. Pagkatapos niyan, kunin natin itong hose. Pwede ng tubig. Ito na yung gagawin natin na i-direct natin doon sa mga puno ng rosas. Ayan siya. Light green. Para siyang may buko pandan. Tinagin sa kabila. Ewan ko nilagyan na yata ng kulay ito kasi pag mamaya pag na tinan mo, tinan nyo ito pag ano, di naman siya nung green yung pinaka-abuno ha. Baka nilagyan lang ng kulay ito. So yan. Yan, iwan mo natin sandali yan. Mga, kahit mga 5 minutes, iwan mo natin siya nakaganyan para medyo lalambot yung abuno. Then mamaya pagbalik natin, haluin natin yan dyan sa loob. A few inches later. Ito na yung panghalo natin. Umabot na siya mga 5 minutes dito. Nakababad. Haluin natin. Sabi. Ayan, nahalo ko na yan. So, pwede natin i-apply na yan sa kada puno ng mga rosas ngayon. So, ngayon ko ito i-apply kasi nga perfect din ang tempo dahil medyo makulimlim ang panahon. Saka maagang maaga kung nag-abuno nito. Kasi pagka mamaya, sobrang init naman. So, kaya ngayon, winter pa dito, hindi pa masyadong mainit. Kaya ito yung perfect timing ko na, timing ko na ito sa ganitong tempo na medyo makulimlim hanggang mag ano, kasi tinignan ko rin sa ano sa prediction kasi nga mamaya bag ano may bandang tanghali biglang sobrang araw kaya mas maganda yung hindi sila maano kasi ano to abuno maalat to kaya ito yung tempo namin ngayon medyo makulimlim. Unahin natin yung pinakamalayo yung doon sa may triangle doon tayo magsimula maglagay ng abuno. Tara. So dito na tayo sa may triangle. Ito yung mga di naman masyadong karamihan dito na mga tanim ko na rose. So unahin ko na ito kasi medyo malayo. Hakutan ko ng tubig ng may abuno. Ito yung mga rose na aabunuhan natin. Ayan siya. Tapos mayroon dyan. Tapos doon mayroon din. Banda roon. Masa mayroon dyan. Ito yung nagputol ako ng rose nung bago mag-December. Mga gamitin natin para sa pagputol. Ito maliit na gunting so, sa mga ano yan, mga maliliit na sanga yan. Maliit na gunting to para sa maliit na mga sanga. Siyempre guantes para di ka matusok sa ano, sa mga tinik. Tsaka ito maganda kasi talagang may puwersa kanito magputol dahil malaki to siya na pag-freeze mo lang dito sa dalawa na yan. Putol agad yung sanga ng rose kasi may mga malalaki. Tsaka mahaba na kasi itong rose na to. Dito tayo mag-umpisa sa kabila. Dito tayo mag-una. Yata, o December yun. Basta
magtatatlong buwan na to na putulan ko. Ito na yung ano niya, yung dahon niya lumusot na, kasi ito yung buwan talaga na magdadahon na sila. So yun, bisan natin pag abono. Ito yung iputol akong plastic ng tubig. Ayan, isang ganito. Yan ang parang idilig lang. Ganyan lang siya. Oh. Tapos sa kabila. Ayan. Same procedure lang ang gagawin natin ito. Ayun. Ayan, dito na naman. Ayan, sa kabila tayo. Tapos na dito. Talaga lang na konti ito. Ayan. Kaya tayo dito, lipat tayo doon naman sa kabang area. Let's go! Ayan yung natira, yun ang lagay natin dito. Yung mga punta doon. Punta doon sa dulo. Start tayo dito. Ito natin siya matutuyo dito mga halaman ko. Ayan na yung abono. Tama lang yung dito, tama lang din dito sa block pa to. Yung papunta roon, tama lang siya. So ang gagawin natin, magtunaw, tunawin pa natin to ulit. Tingnan nyo yung itsura niya. Diba parang hindi na siya green.
Tara, tunawin natin ito ulit. So, yun yung kanina, yung ulitin pa rin natin. Yung balde na may abono, lagyan natin ng tubig, tunawin, tapos yan pa rin. Yun lang, pabalik-balik lang ang procedure. Tunawin, tapos pag na ano na siya, napuno ng tubig, idilig natin sa ano, mga puno ng mga rosas. Dito tayo. Punta roon. Tapos sa kabila. Yan. Sige. Abonuhan natin 'to. Kasi pangalawang ano ko na siya, tunaw dito sa aking balde, sa aking timba. Kaya dinubli ko siya bawat puno, dinubli ko na siya ng yung takalan ko na pag-itsa kasi ang ano ko ay parang di na masyadong ispiso. Kaya ngayon na dinubli ko na siya kanina, magdagdag tayo ng isang pitsel kada balde. Isang ganito lang. Meron pa naman, kaya lang, tingnan nyo. Pagbigyan natin ng konti, tapos ibaba natin na naman ulit ng panibagong 5 minutes, tapos balikan natin mamaya-maya konti.
Ayan, iwan natin ng 5 minutes yan, tapos haluin ulit, kagaya ng ginawa natin kanina, tapos saka natin i-apply ulit sa mga puno ng rosas. Magiging espiso ulit siya kasi nilagyan natin ng tiisa. Isang pichel. Compare dito sa di panhalo, diba? Medyo malinaw siya. Lang din, pabalik-balik mamaya pag i-refill natin ang tubig, haluin pa din. Nantay mo ko dyan? Ha? Uy, nantay mo ako? Oo, antay mo lang ako dyan, ha? Balikan natin ito. Israel, patapos na ko dito. Patapos na ko dito. Sama ka. Okay. Okay na yan. Doon tapos na yan. Itsara natin kanina. Ito na lang yung patapos na rin ko dito. Mga ilang puno na lang dito yung hindi ko nalagyan. Tapusin ito sa lipat sa kabila. Ito yung din natin lagyan kanina. Ayan. So, magiging espisyo siya ulit. Lagyan na. Tiyan lang natin ang tag-isa na naman. Ito dalawa ito, malaking puno. Ayan, tapos na tayo dito. Doon tayo sa dulo. Doon yan ang unahin natin, medyo malayo-layo. Kung saan yung medyo malayo-layo, doon tayo mag-umpisa para palapit ng palapit tayo. Kasi mabigat yung dalawang balde yung binibit-bit ko. Kaya unahin natin yung medyo malayo-layo para palapit ng palapit tayo maya-maya konti. Sila tumutubo na rin yung mga dahon. Ayan. So ito yun, papunta doon lang. Hindi matuwa siya nung karamihan dito maraming puno dito. Ayan, yung puno lang din ito. So ito yung unahin natin dito.
So natapos dito. Sa loob naman ang lagyan din ng abono. Okay na to dito. Mula doon sa may tinatawag ko na triangle dito sa kabilang side hanggang dito. Yan dyan. Tapos dito. Basta okay na to dito sa may entrada. Sa loob naman tayo. Let's go. Kaya natin dito.
Ayan, tapos na ako dito sa mga rosal. Rosas. Rosal eh. Mga rosas. Puta tayo sa ibang mga halaman. Kasi pwede, itong abono to kahit anong klaseng halaman pwede ito i-apply. Diyan, mayroong hibiscus diyan. Abunan natin. Ito yung sabi ko hibiscus na tingnan nyo, na talaga na pudpud yung mga dahon niya. Nung dumaan yung taglamig. Sobrang lamig. Ayan yon. Sa kabila, ganun din. Ayan siya. Sana makuha pa natin sa abono. Maigyan tayo ng abono ng punti. Tapos yung mga iba pang halaman dito. Kasi mukhang hindi maganda yung ano niya. Tubo ngayon. Ayan o. Paikot na to. Buhusan lang natin yung mga sobrang abono dyan. Sayang naman kung saan mo itapon yan. So ito pa yung mga yung dalawa kong puno na ano laurel. Sige, abunuhan natin to. So sana makarecover siya na tapos maabunuhan. Matagal-tagal to makarecover palagay ko kasi napiktuhan talaga kasi sobra ng ano ng lamig sa kabila. Abunuhan natin to. Sana kumanda ka. Tapos itong dalawang puno na laurel nakapasok na rin. Tig-isa lang. Ayan siya. Wala nang bulaklak ko. Sumingit lang siya dyan. Ayan. Yun siya. Yun siya. Simula sa kabila. Ito yung abunuhan natin. Dito pala ito iyan. After 3 days nito, diligan ko to. Baka mamaya masunog naman. Ano pang papangit dito. Sila dyan. Okay na ko dito sa may terrace na lagyan ko na lahat ng abuno. Ito pa ikot na yung mga halaman na yan. Napansin nyo naman na sobrang payat, diba? Naninilaw. Kaya tama lang din lagyan natin ang abuno yan. Pagkatapos nito na mga 3 days siguro diligan ko to para medyo yung abuno niya kakapit. So ngayon, pinakahuli kong lagyan ng abuno yung doon sa mga malalaking paso. Yun ay pinakahuli ko. Samahan nyo ko para matatapos na tayo dito. Ito yung tipong halaman na ano siya. Parang semi-indoor kasi nasa loob siya. Hindi naman loob-loob ng bahay talaga. Nasa ano siya bali. Sa lilim na lugar. Kaya natawa ko itong sini indoor sa kabila tayo mag-umpisa. Kaya yung ano nito, may halaman talaga na alam ko na kung hindi talaga siya kayanin yung lamig itong hibiscus kasi kahit nasa loob siya nalalanta pa din. Tingnan nyo ito. Unahin natin ito paglagay ng abono. Hibiscus ko tinanim. Parang nasunog. Dahil sa lamig ito eh. Ayan, lagyan natin ito ng abuno. Dalawahin natin. Ayan. Doon tayo sa may sulok. Ayan, lagyan natin. Spike pot. Dalawahin din ito. Ayan. Ito po siya may kanto rin dyan. Ito yung dito is dalawa-dalawa. Ayan.
siya mismo sa kabila. Ito siya, napansin natin na medyo healthy naman yung dahon niya. Pero itong huling lumabas, naninilaw. Kaya yung may bulaklak nito hindi nabuhay. Ano na siya eh, na tawag nito? Natuyo. So, lagyan natin ng abono ito. Sana may pagbabago. Sa may aking hibiscus din, dating yellow, yun yung kulay, dating kulay yellow to eh. Ayan, pero ngayon nag-ibang kulay. Taka ko bakit nagbago, nagpalit ng kulay. Ayan siya, tapos ito na napakagandang bulaklak niya, nag-advance bulaklak siya kasi ang talaga ito is itong February talaga siya namumulaklak. Yun yun, ang ganda. Ang pangalan nito ay Gardenio. Tuloy-tuloy tayo paglagay ng abono. May parking paso yung tatlo. Tapos ito rin, ganun din tatlo rin. Dilig natin ito. Tapos kabila. Ayan. Ito. Okay na yan siya. Ito yung mga kalaman na sinasabi ko na semi indoor kasi sa loob siya pero di mismo sa loob ng bahay ha. Nasa loob siya ng nasa bubungan siya, may bubong, hindi siya direct doon sa may labas na labas talaga. Hindi ko masyadong maintindihan ng palmira na to kasi pansin yung bulak dahon niya eh. Yan, hindi masyadong maganda. Unlike no sa labas na tinanim ko. Ang ganda. Ito hindi eh. Na, kunti na ito ilagay natin. Kunti ito ilagay natin po dito. Dagdaga natin ito kunti. Ito siya, napaka-healthy ang dahon, no? So, ilang paso na lang? Tatlo na lang. Ito naman siya, naninilaw pa din. Kaya, sana gumanda ang nito. Gumanda ang dahon ito pa. After 3 days, diligan ko ito ulit. Sabi ko makabawi-bawi. Pero di pa ito, kailangan ito mag-antay pa ko nito ng mga ilang buwan bago ito makikita natin ang epekto ng pag-abuno natin kung kumusta. Tuwing ko itong tatlo dito. So may sumubra na ano na yan, ilagay ko yun sa mga pasong maliliit. Eh dito tapos na tayo. Puto tayo sa mga pasong maliliit na nilagay ko doon. Tara. Sabi ko pasong maliliit. Ayan siya. Yung lagyan natin ng abono. Sabi na, ayan ito mga tapos natin na pag-abono. Okay.
So ano man yung gagawin ko niyan, dyan lang muna yan kasi meron akong pagagamitan yan doon sa kabilang side. Doon ko to ilagay. Pero gagawin, ibabad ko lang yan para yung abono na tira sa ilalim maubos yan. So hanggang dito na lang tayo sa ating pag-vlog ngayon, paglagay ng abono. So muli ako'y magpaalam sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at ako'y magpaalam na samantala. Hanggang dito na lang po ako. God bless!